Comfy. Magandang umaga mga katribu, field reporter. Nandito tayo sa magandang bayan ng Cuyapo kung saan nandito tayo. Kasama natin ang may-ari ng Armando's Resort na si Miss Ana Sagao para ipakita sa atin kung ano yung mga programa. Tuwad nga kagabi, nag-launch sila ng Paskuhan Night Market na kung saan nga pag sa pagbukas ng ekonomiya ng hospitality industry ay sinubukan nilang isama yung komunidad para naman magkaroon din ng hanap buhay yung mga lokal na industries dito sa bayan ng Cuyapo. Magandang umaga, Miss Ana. Magandang umaga, Coffee. So tell us about Paskuhan Night Market. What are its motivation? So Paskuhan Night Market is actually a non-profit initiative of Armando's to host local vendors from Cuyapo to sell and promote their products. So we partnered up with Cuyapo Tourism and Cultural Arts, Negosyo Center Cuyapo, and also Panduay Philippines. This is the first time that you're doing this now. Yes, it is. So it's we're actually taking a risk here. So why did you decide na magkaroon ng Paskuhan Night Market kung samantalang kabubukas pa lang din ng ekonomiya at kabubukas pa lang din ng Armadas na matagal na nagsara dahil sa pandemic? Exactly, that's a beautiful question. Actually, as a business, we've already known how hard it is to sell and promote our products even nowadays. So, and we also believe na we cannot be successful, like we cannot grow if the community around us is not also successful or growing. So they need the boost. So we're there to do that or to give that. I've noticed since yesterday na dumating kami, maraming nagpaganda yung occupancy rate ng Armando's. So ibig sabihin, merong captured market yung night market. Yes. Aside from the captured market, yung mga guests ng Armando's, saan pa nagagaling yung market ng night market? Okay. So, of course, from the locals here. Kasi they have to know what we're selling, di ba? Mm-hmm. They have to know what their community is selling. So, we receive guests na halos katabilang namin from Pangasinan din, from Cubanatuan, and also yung mga guests din namin coming from Manila, from Cavite, at ano naman yung mga mabibili nila sa Paskuhan Night Market? So, local products na made talaga here from our own materials. So, merong mga vendors na nagsisell ng mga rice coffee. I didn't even know that's possible until now. Also yung mga muebles or mga decors na gawa sa mga corn houses. Yung nga nakita siya, marahin nyo agad na pumunta gabi. Pinipilit na lang ng administration na magkaroon tayo ng palibago na nakaragdagan ng telecom players para may ayos-ayos ang ating interest. Anyway, dito pa tayo ngayon sa Armando's Resort kung saan kasama pa rin natin sa Ana Sagao, ang may-ari ng napakaganda resort nito sa Cuyapo, Nueva Ecija. Miss Ana, kayo na bago tayo naputol. No? Kagabi na pasin ko sa night market, mayroon mga produkto na gawa sa corn husk. Yes. Is that because corn is one of the main products of Cuyapo? I believe so. And also, we have here sa Cuyapo na corn husk festival. Mm-hmm. And at binedecor nila yung mga tractor nila, mga trucks nila, ng mga materials from The hospitality industry has been one of the heavily impacted, upended by the pandemic. Itong Armando's is only 3 years old. Yeah. And 2 years of that was spent in a lockdown. Yes. But when the government allowed the hospitality industry to reopen, because of the lowering number of COVID cases, nagsimula ako magtagat ng guests. Pero isinama mo nga yung komunidad ng Cuyapo. How did that? What's the inspiration in that? Okay. So because I think na-invite talaga sa amin, especially sa staff namin, also sa management ng Armando's to serve our hearts. Mm-hmm. And by serving our hearts, we also mean na we have to give something to the community, no? To give them a boost because we believe na we cannot grow as a business if our community isn't also growing. Pero yung paano makakasali naman yung mga merchants sa night market?
ng Armando. Thank you. So they can contact us. So very responsive naman kami sa page namin, sa Facebook page namin, Armando's Garden Resort, and they can reach us through that. Na pwede silang magsabi sa amin na gusto nila sumali kasi it's only 25 pesos per night. So hindi talaga, hindi siya profit, for profit na event kasi 25 pesos pang tulong lang siya sa kuryente talaga. So lahat naman, lahat ng profit na ng sales na ng merchandise ay kanya lahat. Yes, wala kami commission doon or whatsoever. We also provide them some kits to help them and also yun nga, yung mga boots nila. And are you planning to have this annually? Of course, we hope so. Actually, in net, since this is our first time, we're just taking the risk. Kasi if this event is very impactful dito sa community, why not, diba? Why not venture it out to Lexie and the community? Yeah, and you have enough space pa siguro to, diba? Talaga naman yung lugar. Yes. So you can expand the number of merchants, no? Yes. And invite our viewers and viewers kasi dahil bukod sa napapanood kayo sa ano kaya sa TV, sa napapanood kayo sa radio at napapanood din sa Facebook page ng DCRD, RDFM at Daily Tribune. Of course, isusulat ko rin tayo sa Daily Tribune na newspaper. So, indikahan mo yung ating mga viewers and readers na pumunta sa, hindi lang sa Armando, sa resort. Bisitahin ang Cuyapo at bisitahin yung inyong magagandang produkto. Yes, thank you. Hi guys, thank you for giving me this opportunity. No? I'm inviting everyone to come to our Paskuhan Night Market. It's actually happening now until December 31. Mm-hmm. So we're hosting local vendors from Cuyapo to sell and promote their products na locally made from here. And also, visit Cuyapo. Because guys, and also invite your friends to come over because anything helps, especially now. Maraming maraming salamat sa iyong oras, Miss Anna. Thank you so much. Salamat for having us here. Salamat din for hosting us here. And hopefully, we can come back here. Of course. Anytime. Maraming maraming salamat. Katrina, ako si Coffee Malalo. At ito ang Gising Na!